Malakoy na pala nakatanim dito, Kuya Raman. Grabe. Para sa amin. Sobra pa yung bulla, Kuya Raman. Ha? Sobra. Kaya, oh. Sayang, ano? Sayang. Paano may ahon yun? Taas-taas naman. Bakit yung si, ano? Sinunta, ano ba yun? Ayun pa, Kuya. Huwag ka naman mula. Dahil pala bulla rito. Hakutan natin. Oo, sa amin bulla, oh. Ayun, oh. Mga hybrid pa yan, Kuya Raman, oh. Oo, sinasayang. Kunin natin, Kuya Raman. Oo. Mamaya, dala natin. Matutuwa pa yung mabibigay dyan eh, kasi matatanda nyo na. Saka natin doon sa likod. Saka na trailer. Dito, maluwag pa likod. Dito na araw yung tatawag na rin. Kita kayo na daan dito, Kuya. Medyo ito, Kuya. Kaya papunta pa ito kita, Kuya. Ngayon, eh. Sana po, matapos ito. Wow. Yan ang mga luwag ng bukid, oh. Ang tani ba ng palay, tapos sabi nila, kinukulang sa bigas. Hindi makapaniwala, eh. I-export nila ang bigas. Luwag din ang kalsada, Kuya Raman. Oo, naman, lang sa Yanera. Tapos, yung mabini, no, pisa na Kuya yun, bangot ng Yanera. Talaga, yung mayor namin din, eh. Sisi na lang ang mga dahil maganda record ni Pascual, baka susunod yan yung asawa niya, no? Eh, Kuya, marami pa nga raw siyang plano na gagawin dyan. Kasi pagka talaga hindi niya pinagawa yung quality ng pagkakawa niya ng puto. Sukno lang, baka pagkutakbo niya asawa niya talaga. Hindi na sila kukuha tatalikura niya ng mga tao. Ayan na. Pag hindi tinuloy yung ganong klase ng leadership, Kuya, parang sa atin din ba? Oo. Pag ang maliling leader halimbawa, di maayos. Magkakarong bora yan eh. Na dapat consistency ba? Susunod na leader, magkampanan niya yung ginawa nung una, gano'n. Para tuloy-tuloy. Pag hindi, eh, di ba, yung tinatawag na kan ko yan, yung mga indemnity, di ba? Pag nag-fail yun yung... gano'n yun eh. Magsasuffer na naman. Gano'n lang yun. Kahit sa politika, gano'n din. Kahit sa naspeto, gano'n. Gagragan tangin nila talaga dito. Madilim! May pataba na, oh. Sa akin, eh, palagpatarin ako, maliwanag, eh. Layo-layo. Puro tubig. Puro tubig. Dahil, eh, sabi niya lang, bibig ko. Grabe. Yung isang square meter, dapat ang laman noon, 25. Pagbilang kami nung bata ako, 19. Diba? Di na wala yung 6 na. O, 10,000 square meter ang sektare. Di gano'ng karami na wala. 60,000. Matundos na wala. Yun ang inyatra sa amin. May tamang kwan, tundos sa bawat square meter. Yan ang kuha niya, baka sa harapan. Ang sino? O, yung ganyan o, doon sa amin. Sa amin, ganyan o. Yan, malapit na yan. Pero ganyan, karamihan to, no? May iyak ka talaga. Ba't po malayo-layo? Eh, malukulok pa. Kahit anong pakiusap mo, ako na may-ari na. Diba? Malakas. Sila pala na susunod eh. Oo, sulog lang po. Hindi mababagong buhay ng itong mga tao na ito. Naloko sila. Kaya kahit anong sipag nila, kung gano'ng naloko sila. Wala po bang kabisilya? Eh, naka-package deal yun. Package deal. Sektor yun, 7,000. Kasi kabisilya nagbabantay eh. Diyan nagtuturo. Wala rin kabisilya. May inanap pa nga ang kabisilya nun eh. Wala. Hindi ko lang naibigay yung upot ka niya, babawin yun. Nahanap ako ng inyo. Kung nagtiwala ako, inahanap ko nga sa kasal. Kala niya kasi, ganun-ganun lang nagtabisiya, first time niya. Di pinagpinyan ko, dahil lumapit siya ako. Kung pala, bibigyan nila ako. Ay, binuto ko yara mo, sabi ng mananangin. Sabi ko, mga patiga ako, magtagal na akong magsasaka. Kahit hybrid yan, hindi naman ganyan kadalang. Dami kong seminar, dami kong binasang libro. Bakit ito ang magsasaka? Hindi naman ganun kadalang. Pwedeng dalangan, pero huwag naman sobrang dalapit. Hindi nga, ganyan eh. Grabe. Madalian. Oo, kahit tumakbo ka nga, hindi ka nakatapos ng tundos eh. Gano'n ko walang hiyan. Hiyan eh, hindi mo nagkano'ng ginagano'n ano? Kaya kiusap pa, magdalit. Pinipindot mo pa rin sa ilalat. Kaya yan, nakatapos ka ng buhay. Pero hindi lang gano'n. Magalak. Iba lang yun, baka yung barangay na sinunod. Yan, tiyan mo yung
makina mo kami di pa. Oh, parang simple lang, parang parang na kami nang parang na kami nun lang sa mata ng loko-loko ako eh. Sabi ko, sumusunod sila, nagpakating ako. Parang ko niyan natipik eh. Setan sa tak. Habang inaayos ko yung sarili ko, natake naman ako sa tak. Para matulog ako. Anong kukurun? Pag siya yun nga, parang naisip ko tuloy na ginagamit ka rin sa nisintanos para i-distract ako eh. Luwin ako. May iba ugali na yun lang eh. Ilang segundo lang, hindi lang niya alam. May paulit-ulit lang eh. Ang mahirap sa kanya yung gabi, baba siya ng baba, yung katok lang katok sa pintuan sa abdano niya. Hindi na raw niya alam yun. Pag kireto ko sa baga, hindi na niya alam pala. Pagod na pagod ka na kakuin lang, alam, ayaw mo tumigil. Good night ka naman ako ng good night. Balik ka naman ng balik. Ilang good night na. Sabi ko yung mga kapatid namin siya, pero hindi lang nila alam. Lahat kami sumusoko. Sobrang kaninang, sobrang lakas, nakatawa niya. Ako din ako healthy, may nararamdaman ako. Kaya kung healthy lang ako, ako eh. Kung ako siya alagaan, hindi, na-stress ako eh. Sakit ang ulo ko, matakot, tenga ko, nabibigyan na rin ako. Tingin na rin ako. Yung therapist, hindi niya kayang gamutin. Oo, gusto na Pwede ko sana gawin ni Mayor sa nangyari. Ganda. Pakinis na lang ha. Kuya, pag ginawa ni Mayor sa nangyari, baka hanggang apo. Napunta na sa ni, kanya na ni Pro Mother. Hanggang apo. Ha? Hanggang apo, Mayor. Oo. Malinis o. Palamig sa mata, no? Ganda. Kasi ang kalsada lang talaga, maayos lang ang kalsada, masaya na tayo eh. Oo. Kasi ang sarap ng travel pag ganyan. Ang pinagawa ko isa po. Yan ba sasabihin nilang walang ginawa si Duk Sutan? Yung Presidente Duterte, eh buong Pilipinas yan eh. Oh, naayos niya, ginawa niya lang ganyan. Oh. Mindanao nga eh. Oh. Hindi napapansin ng mga government niya. Pero ngayon eh, umatawang Mindanao dahil sa kanya. Kaya tayong bumoto kay Sara, no? Mabait daw po talaga yun, yung kapitbahay nila napunta sa bahay. Mabait daw talaga sila, namimigay pag Pasko daw yung mga nasa bundok, pinabababa, binibigyan. Sino? Yung pong mga sila Duterte, yung pamilya ni Duterte. May pangmasa talaga, living for others talaga sila. Mabait daw talaga dun yun sa Davao. Public servant talaga sila. Kaya pala maraming galik sa kanya, natake siya lang itake ni Satanas. Dahil sa droga naman po yun. Paano maraing talamak sa droga? Ay, tama lang yung ginawa niya niya. Oo. Kung hindi, ganon? Hanggang ngayon, marami. Ay, harap-harapan na, nagsisabot tayo. Totoo po. Normal na, ganon. Malaking bagay pag-aupo ni Duterte. Pero mo yung dugo ni Duterte, no? From here, nundag sa presidente, no? Yung anak. Namanap ako sa iyo, ano? Oh. Maganda yung kanila, yung family kanila, ancestral kanila. Meron talagang kuya, may righteousness. Meron talagang kuya, may parang quality ng pamilya. Prepared by heaven, kuya. Biglang sumalpot na presidente. Galing sa mayor. Nadinig ko yan ng Singapore ako, Kuya Ramon. Nung nasa Singapore ako, sabi ng mga ina-approach ko rin sa fundraising, ayaw na namin umuwi sa Pilipinas. Dahil corrupt. Wala kaming future doon. Ah, yung dati mga presidente noon? Tapos sabi nila, pagka naging presidente dyan yung taga-Davao, uuwi na kami ng Pilipinas. Yun ang sino ka ko yun? Talaga niya? Hindi ko pa kilala nung si Kwa, si Duterte. Parang prepared heaven. Sa Singapore, nandinig ko na yung pagkatapo nito si Duterte. Napipil na ng mga tao, ano? Oo. Na siya talaga yung karapat-dapat na ako. Naging presidente na yung mayor ng Davao. Okay. So, kaya pala nahalo eh. Prepared by heaven talaga yun. Dami niyang tinalo eh. Sabi nga ni Jayang, Papa. Napakayang camera dito. Sabi nga ni Jayang, alam mo ako kayo naman. Papa, kinakailangan ng madukong ko nito. Yung talagang magiging presidente. Totoo naman yun. Mabago talaga ito. Kinakailangan matutulong. Totoo yun. Ganon talaga sa pagbabago. Nasalisalita lang. Oo. Kasi magasalang kuya, cancer na yung sakit ng bansa. Kinakailangan nung po talaga yun.
paduguan talaga yon. Labanan na nga yan ng kwan eh, ng manalo matalo yun eh, kung baka sukan. Saan pa tayo, mag-e-sitex tayo ko yan, di ba? Oo. Malala na talaga yung kwan eh, mangyayari sa Pilipinas eh. Buti ka, nakabawi pa, nakarecover pa. Ang ganit lang naman kay Duterte, yung mga mawawala sa kapangyarihan. Kasi pag siya nanalo talaga, mawawalan sila ng kapangyarihan eh. Mawawala yung mga korupsyon nila eh. Maalala ko kuya yung mayor namin, ano? Tatahitahimik lang yung kuya. Sino siya? Sa Pascual. Parang kwan lang yun, parang kanto ko yun lang yun. Pagkausap mo kahit ng vice mayor nila. Ano ko, vice mayor ba ito? Kausap ko, sabi ko sa loob loob. Tawa-tawa lang niya pala, nakikipagbiruan lang. Ganun pala talaga yung style niya. Pero ibang klaseng tao pala.